Tuwang-tuwa po ang mga DDS dito sa balitang ito. Sabi ng iba, hala, bakit daw nakapasok sa Malacañang? Ang pusher, ang ibig daw ang sabihin na ito, meron ding user. So ito daw, patunay na nakakaawa na talaga daw ang ating bansa dahil sa pagiging bangag ng mga nasa Malacañang. Marami po ngayon kumakalat na kung ano-anong upload sa YouTube or kahit sa ang social media platform tungkol nga dito. Ang sinasabi ng ilan, eto, pusher na huli sa palasyo at mukhang ang sinasabi nilang mga binibentahan at mga user daw ay eto ang nasa Malacañang na si Marcos Jr., PBBM, at si Lisa Araneta Marcos. Tuwang-tuwa, hindi ba? Nung mga nahuli lahat sa Davao, yung mga kriminal. Pati po yung mga shabu dati rin, yung mga drugs na nahuli din dati sa Davao. Todo kayo, todo tanggol kayo sa mga Duterte. Ano ho? Tapos ngayon, napakali, kung tutuusin itong bagay na ito ay isang achievement sana. Dahil, di ba minsan, yung mga ganyang pusher, kampante sila eh, na walang magre-rate, walang gagalaw sa kanila dahil hindi mo kasi akalain na mayroong mga pusher sa Malacañang. Pero linawin lang natin. Linawin lang po natin na ito po ay hindi talaga sa loob ng Malacañang compound. Okay? Kasi pwede pa rin sabihin na nasa within Malacañang compounds or nasa Malacañang compounds, kung yan po ay nasa labas. Alam niyo naman dyan, marami dyan mga squatter areas pa rin dyan sa San Miguel, Manila. Pero ang sinasabi kasi dito, eto po, basahin natin. Meron tayong chinek. The drug den, yung drug den daw na sinasabi, recently uncovered near the Malacañang compound in Manila, was located just outside the official perimeter rather than within the palace itself. So, sa labas. Okay? Kasi pag sa Tagalog, sabihin mo, nasa Malacañang compound pa rin yun eh. Diba? Dikit eh. Oh? Sa labas ng gate, halimbawa, ng compound. So, isipin mo na nasa Malacañang compound pa rin yun. Pero, ang sinasabi kasi dito, rather within the palace. It's just located outside the palace, na parte pa rin ng Malacañang area or compound. Malaki yung compound na yan. Okay. This location near the surrounding residential and commercial areas was identified following a tip-off. Oh, ayun. Sabi dito ah, near the surrounding residential and commercial areas doon sa or near Malacañang. Ulitin natin ha. Outside the official perimeter of the Malacañang rather than inside the palace itself. Hindi naman pala talaga sa loob. So ang mga diehard, meron sa loob na nahuli na ganyan. So yung den ang nakita or na nasakote yung mga pusher na yon dito nga sa den na ito. By the residential and commercial areas around the compound. Yun po ang totoo. Pero sige, ito naman kasi ay kahit papano deserve ng mga diehard na kahit papano sila ay masayahan. Sila ay, or mapatunayan nila na, oy, oo nga, may ano nga, may drugs nga sa Malacañang. Konting kaligayahan sa kanila yan eh, sa pagbigyan na po natin ang mga kawawang diehard. Good luck.